So, hi mga katok! Welcome back to my channel. This is me, Rati Gillette. And for today's video, ayan kung anong nakikita nyo sa aking monitor. Pag-uusapan natin ang Axie Infinity craze. Ayan. So, before we start, since ang tagal ko nawala, it's been 3 weeks since nagbalik ako. At bagong nagbalik is new haircut na, no? So, kumusta muna kayo mga katok? And, Salamat sa pagtutok dito sa ating channel. Pero ayun, after 3 weeks na naging busy ang inyong Madam Gillette, we will going to make some video. Ayan, so we will also make some noise dito sa ating bagong kinalolokohang game. Well, disclaimer lang, of course, hindi ako expert dito kasi bago lang din ako. At the same time, lahat nung sasabihin ko sa inyo dito ng mga updates din at mga tips na ginagawa ko sa Axie Infinity, pawang opinion ko po lamang. Okay, so ayun, para medyo meron tayong disclaimer. Ayan, hindi tayo expert dito. Pero of course, inaray ko muna to. Inaray ko to ng matagal, mga 2 weeks before ako nag-join talaga at pumasok dito sa venture na to. So, ini-encourage ko din kayo na if you wanna join the community or the Axie community, of course, you need to make a research. Hindi lang po sa game, but also doon sa trading, sa way ng pag-trade, bakit, kung paano yung, anong tawag doon? Yung process. The process itself. Kasi hindi siya biro. Kaya kailangan kayong magkaroon ng, of course, alam niyo na sa mga nanonood nito na nag-Axie na kailangan meron kayong puhunan. Okay? So may puhunan ito. Kailangan may puhunan kayo bago kayo makalaro sa Axie. Okay? So ang puhunan na pinag-uusapan natin is hindi maliit na bagay. This is around 50, 60, 70,000 above. Okay, so ganun ang pinag-uusapan nating datong dito. Okay, so hindi na natin pahahabain kasi ang ating content is all about, of course, yung sa disconnection. Pero, i-introduce ko lang sa mga bago lang din po dito sa channel na gusto lang malaman kung anong pinagsasabi ko. Axie Infinity, what is Axie Infinity ba? So, ipapakita natin. So, eto. Tignan nyo na lang sa aking screen. Eventually. So, punta tayo dito. I-define lang natin ang mabilis kung ano yung Axie Infinity na game para malinawan kayo. So, yung Axie Infinity, blockchain-based trading siya. So, battling game siya. Yung blockchain, technology siya na ginagamit sa trading, okay, ng mga tokens or ng mga coins, ganun, bitcoins, online tokens, okay? So, it allows player to collect, breed, raise, battle, and trade token-based creature known as Axie. So, pwede kayo mag-breed ng mga Axie nyo, pwede nyo ilaban yung mga Axie nyo para magkaroon kayo ng mga certain digitized NFTs or non-fungible tokens. Yung NFT natin, ayan, yun yung tinatawag na SLP naman, okay? Smooth Love Potion na pwede nyo ipalit sa pera. Na totoong pera dito sa Allen Currency. So, yung Axie Infinity, nag-generate siya ng revenue. Ibig sabihin, pwede kayong kumita from these Axies, yung sa sales nila, sa land sale, at saka doon sa pagbibreed nga ng mga Axie. So, kumbaga sa atin sa totoong buhay, pwede kayong magbreed ng mga animals or ng mga dogs, mga pets, tapos pwede nyo ibenta. Ganto din dito. Pero ito, pinakaiba. This is an online world. So, magbibreed kayo ng mga Axie, yung mga creature nyo, tapos pwede nyo siyang ibenta sa marketplace. Kasi po, may sariling marketplace yung mga Axie. Yung iba nagbebenta sa mga social media like Facebook, mga gano'n, nagbebenta sila doon. Pero pinaka-legit is meron kasing sariling marketplace si Axie na doon ka pwedeng magbenta. So yun, pinaka-legit nila. So hindi mo na kailangan mag sa ano, parang gumawa na sariling mga page para mabili yung mga Axies mo. Meron silang sariling marketplace na kapag naka-join ka na doon at member ka na ng Axie community, pwede ka na rin mag-trade or mag-benta doon. Okay? So, di siya ganong kahaso. Next. A few inches later. Okay. So, hindi na natin i-discuss ng mas malalim pa kung ano yung Axie Infinity kasi ang topic natin ngayon is yung nasa thumbnail, of course, how to claim your victory even if you experience the disconnection problem, di ba, sa ating PvP arena. So, yun naman talaga. Paano natin makiklaim yung victory natin kahit na na-disconnected tayo or parang pinipilit tayo na mag-surrender na lang or itapon yung game minsan. So, ganun. Actually, na-experience ko to a couple of times pero it is
good na nai-record ko siya and nakagawa ako ng paraan na i-share ko ngayon sa inyo para at least naman hindi masakit sa kalooban na masayang lang yung mga energy nyo at instead of victory ang makuha nyo, eh ang nangyayari is defeat pa at hindi nyo pa na-claim yung SLP nyo. Okay? Kasi yun yung very complicated sa arena. Maglalabas ka kasi ng energy doon para magkaroon ka ng SLP. Pero pwede ka pa rin lumaban sa arena kahit wala kang energy, yun nga lang, walang SLP, pero magiging ka naman sa ranking. Yung mga ganun, pag nanalo ka, pag natalo, nababawasan din. So, ganun lang siya kasimple. So, dadaling ko kayo sa screen ko para mas mabilis yung explanation, okay? So, punta tayo dito sa display capture. Kasi papakita ko sa inyo yung game ko. Ito yung Battle with Disconnection. So, ayan. So actually, medyo matagal yung first part kasi ang ginagawa din talaga ng mga players run at ginagawa ng most of the players is chine-check nila kung ano yung mga cards na pwedeng ibato sa kanila nung kalaban nila. Siyempre, PvP yan, hindi yan basta-basta. So, though, pag PvP arena, babalik kayo lahat sa level 1. So, yung naging yun na experience doon sa adventure, hindi siya credited dito, okay? Para medyo mas malinaw lang. So, ayan, nag-check kami ng mga cards. At, by the way, replay na lang to para at least mapanood nyo. Ay, hindi pala to replay. Ano to? Ito yung actual game ko, sorry. Ito yung actual game ko. Kasi pag replay, makikita nyo rin pala yung cards ng kalaban. Ito yung actual game ko. Tapos, ni-record ko siya right after nun. Ni-record ko ulit siya right after. Kasi ang chinek ko, yung part na na-disconnect. Kung na-disconnect siya, ano yung nangyari doon sa game? Bakit victory pa rin yung na-claim ko? Okay? So, doon sa medyo maiinip, eh, pwede nyo pong bilisan na lang doon sa medyo ilang minutes. Ayan. Pero gusto ko din kasi ipakita yung gameplay ko dito. Ayan, para at least meron lang din kayong idea. By the way, ang gamit ko is plant, bug, and reptile. Okay? Yan po ang aking napili at nabili sa marketplace. Ako po talaga ang personal na pumili niyan kasi yan yung gusto ko na team. Okay? Ang gusto ko is yung plant, bug, and reptile. So, marami na rin po mga tutorial and guide po na nagkalat sa YouTube. Ayan, regarding sa pagpili ng mga tamang combination of axes and mga guide din para makatulong sa inyo kung nagsisimula pa lang kayo sa mga bibili nyo axe kasi hindi siya biro yung investment, malaki po ano. So, it is better na magamit nyo yung pera nyo, ma-maximize nyo yung potential ng pera nyo dito. So, ayan, medyo lamang tayo dito kasi nga yung axe natin is nakapatay ng plant. Pero hindi tayo pwedeng magpakasigurado kasi yung speed niya is lagi siya nasa unahan. Ito, oh. So, nauuna siya tumira sa atin. Ito yung axe ko na reptile. Ito yung bug ko. Okay? So, pwedeng malagyan niya na tayo lahat ng mga pang-counter o kaya mapatay niya na tayo sa mga combination ng hits niya. Ayan. Kasi hanggang 4 na cards lang din yung pwede niyong ilagay dyan. At kailangan niyong i-be mindful sa inyong energy. Ayan, yung energy niyo dito. So, by the way, habang naglalaro tayo or habang pinanonood niyo yung ating game na medyo matagal, sasabihin ko lang din na most of the time, yung mga na-encounter ko na nakita yung axe na game, ang feeling nila, madali lang yung game. Well, actually not. Hindi talaga. Kasi, pag-iisipan nyo siya, at napakarami pong cards na available para sa isang class lang ng axe. Okay? So, yung mga class na tinatawag is kung yung reptile yan, kung bird yan, kung bug yan, kung plant yan, mga ganon. Okay, so madami po. Bawat isa yun, kailangan aralin mo din kung gusto mo talagang maging pro sa paglalaro nito. Okay, pero pinaka-importante, if you will going to play axe, na-enjoy nyo siya. Okay, hindi yung parang gaining of money lang. Kasi medyo
mahirap siya kapag puro yun lang yung motivation nyo. Maganda talaga, you're into the game also. Pag you're into the game kasi, everything will follow. Kaya make sure na gusto nyo rin po yung laro. So actually dito nagkamali ako. I thought kasi titira yung bird. So nasa isip ko baka titira siya, may mga combination na siya. So naghanda ako. Talagang naglagay ako ng cards ko dito na pangmalakasan. Ayan, by the way, rare croc po ang aking reptile. So pangmalakasan talaga yung mga bigayan ng hit ng aking. Ayan, nagsisimula na siya. Please wait a bit. So, naglalag na din siya in a way. Pero, ayun. So, isang hit lang. So, mababaliwala na yung ibang mga cards yun na nandun sa taas, ha? Kasi hindi na siya mag-proceed sa susunod na Axie. Hindi siya ganun. So, kapag natapos na yung round na yun, yun lang yun. So, another round na naman. Next round. And, ito, yung round na to is advantage para sa bird kasi nga mauuna siya sa akin, pero may advantage pa rin ako ng konti kasi nga merong mas mataas ng konti yung damage kapag reptile to bird. Okay, pero yan, hindi na siya tumitira, hindi ko alam saan. Okay, by the way ha, meron na akong mga ibang na-encounter na mas malala dito. Ito kasi, hindi ko alam kung na-disconnect lang talaga siya. Kasi some of the players naglalaro sa cellphone, okay? Pero ako sa desktop ako. Kaya lang, syempre hindi natin lalahatin. Pero parang ang napansin ko, ang nagiging trend ngayon, wag naman sana, hindi lahat, ayan kung nakikita nyo, reconnecting na ako, wag naman po sana, is kapag PvP at alam na matatalo na, ang ginagawa is umaalis sa game. So, ang tendency, mawawalan ako ng kalaban, madidisconnect din ako doon sa game. So, parang ang nangyayari, kung hindi ako mananalo, huwag rin siyang manalo, pareho na lang kaming defeat. Ganun. Hindi ko po nilalahat, hindi ako nag-a-assume lang. Meron kasi mga pattern ako na napagtanto lang. Pero this is just my opinion. Again, opinion ko lang po. I hope maging understanding ba tayo? Ayan, medyo lawakan natin yung pag-intindi po dito. Ha? Hindi ko sinasabi na kapag may kalaban ka dito, ang ginagawa talaga nila is mandamay. Pero there are some. Hindi siguro mawawala yung gano'n na medyo may mga nakaisip. So, there are some people who tend to go out na lang doon sa game para at least reconnecting ka. Or, pwedeng yung system din. So, hindi natin masabi. Pero, based doon sa mga na-experience ko, kapag matatalo na kasi doon lang nare-reconnect eh. So, hindi ko po alam. So, of course, may basis naman ako. So, katulad nito, nakikita nyo na Blood Moon Curse na yan. So, mababawasan na rin siya dyan. Pakita niya na malakas din yung reptile ko. So, wala na. Disconnected na. So, anong gagawin mo dito? And you know to your heart na dapat victory ang makiklaim mo dito at panalo ka. By the way, ito naman sa akin is wala naman akong SLP kasi nga ako walang energy nung nilaban ko to. Tinatapos ko lang yung quest ko nung araw na yun. So, ang ginawa ko, kinlik ko yung window button. Ayan. Tapos lumabas ako muna dun sa game para lumabas na yung window ko. Tapos nakinlik ko ulit yung Mavis Hub na playing para ma-reconnect ako doon sa game ulit. Ayan. So para mag-restart siya ganoon. So hindi ko kinlik yung mga pinapaklik sa akin. Just chinek ko. Sinubukan ko lang. So, ayun nga, makikita natin sa ating battle log, which is medyo matagal, is na victory tayo, panalo tayo laban kay ayan. So, ayun ang nangyari. Tapos, tinry ko na i-record kung anong nangyari na doon sa dulo. Bakit bumitaw na. So, check lang natin yung play. Actually, mabilis na to. Pinabilis ko to para at least hindi na kayo masyadong mahirapan. Ayan na yung mga cards. So, again, katulad ng sinabi ko, kapag nireplay nyo, makikita nyo rin yung mga cards ng mga kalaban nyo. So, ayan, mabilisan na yan. Kahit i-fast forward na siguro natin banda dito.
Ayan, yung sa may critical na. Ayan. Nung natalo na natin yung kanyang beast. So, eto, parang dito nagsisimula na hindi na gumalaw yung player dito. Hindi ko alam kung na-disconnect din siya whatsoever. Pero ito yung disconnected kanina, pero nakita nyo dito, nagtuloy siya. So, panalo tayo. Hindi ito lumabas kanina eh. So, ginawa natin, lumabas lang tayo. So, yun yung gagawin yung technique. So, again, opinion ko lang po ito. Sa akin po, applicable siya. Hindi siya applicable sa adventure. Ayun. So, dito tayo. Try natin ito sa adventure. Disconnected. Put ito sa mga dulo siguro. Ruin 8. Ruin 9 na ata yan. Ay, hindi. Ito na. Ito ba yun? Ayan. Sorry. Yan. Ruin 8. Ruin 8 na experience ko. Ayan. Last natira yan ako ang una. Tapos, ayan na siya. 4. So, di ba? Most probably patay na natin siya. At sayang kasi gumamit ako ng energy dyan. So, di na siya gumagal. Actually, ayan na. Ayan na. Nagpe-play ito sa, ano ko, media ko. Ayan. So, makikita niyo gumagalaw 26.55. Ito ha, ayan, 57. Gumagalaw. Ayan, reconnect. So, papapiliin ka. Hindi ka pala papapiliin. So, exit battle lang. Or, exit battle. Or, exit battle. So, yun siya. Exit battle lang. Ang bruhang to. Ha. So, na-stress ako kasi Luna siya, eh, hirap na hirap ako dito kasi nga, pang third day ko pa lang, guys, kaka-third day ko pa lang ngayong araw. Tapos, talagang nagbibigay ako ng oras doon sa adventure para tumaas yung level. Kasi may level tayo sa adventure experiences yun. Pero para lang ma-unlock yung ibang ruin sa Luna siya map. Pero yung level na yun, katulad doon sabi ko kanina, hindi siya applicable sa PvP arena. Back to level 1 kayo lahat ng mga Axie players. Okay? So, ayan! So, ang ginawa ko dyan, ginawa ko yung sa adventure, sa PvP arena, lumabas lang din ako nyan. Kinlik ko yung window key. So, matagal yan reconnecting. So, ginawa ko, lumabas din ulit ako dyan. Pero, walang nangyari. Kumbaga, wala. Kasi system na yun eh. So, hindi natin siya maibabalik. A few minutes later. So, ayun, yun lang yung mga yung tip na maibibigay ko sa inyo. Pero yun, again, hindi siya applicable para sa adventure. So, sa adventure, iba yun. Kasi sa system yun. So, minsan siguro sa dami na naglalaro, kaya nangyayari yun. Kasi kapag halimbawa, medyo maraming traffic. Ganarn siya. So, I hope may natutunan kayo sa ating Axie guide ngayon about lang sa pagki-claim ng victory nyo sa PvP kahit na kayo naka-encounter ng disconnection. I hope nakatulong tong video natin. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And of course, follow me at your Let's Talk page. Kung meron pa kayong mga suggestions or meron kayong ibang tanong, please comment down there para at least makapag-discuss tayo ng konti. So, ayun, maraming salamat mga katok. And sana naging informative tong video natin. See you soon again sa next video natin. Bye!